topic natin ngayon ay kung paano gumawa ng turmeric at iba pang sangkap na gamot sa iba't ibang klase ng sakit. So, umpisahan natin. Ang ating gamit ay turmeric na fresh, garlic, ginger, lemon, apple cider, vinegar, pure honey. Yan ang ating mga ingredients sa mga gagawin nating gamot. Ito ay mabisa sa sakit ng mga balakang, yung mahirapan ka ng tumayo. Ito ay sobrang effective talaga. So, tuturuan namin kayo kung paano ang paggawa para magawa nyo sa sarili nyo at magamot ang kung ano man ang mga nararamdaman nyo sa inyong mga katawan. At ito naman yung gagamitin natin. Ipiblender natin sila. Ito ay pampiga ng lemon. So, ayan. So, umpisahan na natin ang paggawa. Ilalagay lang siya sa blender. Ayan. Tapos, pagsasama-samahin lahat ng mga ingredients na to. I-mix niya na yung mga gagamitin natin. Madali lang yung paggawa nito at sobrang makakatulong to sa inyong mga karamdaman kasi napaka-effective nito. Ayan. Ganun lang kadami. Paghahalo-haluin mo lang lahat ang ginger at saka garlic at saka itong turmeric. Mas maraming turmeric kaysa garlic at saka sa ginger. Yung sukat ng apple cider ay yun, isang cup lang ng takip ng apple cider. At pagkatapos ay i-blender na siya. Blend siya na walang ayan. Kailangan ipigain na rin yung lemon once na nakapag-blend ka na ng mga katulad ng ginger, turmeric at saka garlic. Ang gamit pala nating mga ingredients ay itong turmeric ay kasi gagawa kami ng medyo marami para sa aming personal na gamit. Bumili kami ng turmeric na 3/4 kilogram. At ang garlic ay 1/4. At ang ginger ay 2 guhit. 2 guhit lang ng ginger at lemon 15 pieces. 15 lemon. Lahat 'yun ay paghahalo-haluin natin. Pero yung vinegar, apple cider ay 1 cup lang ng 1 cup lang nito. Ayan. Para hindi masyadong mataas yung acidity. Kaya
Ito na yung lemon na napiga natin. I-mix na natin ngayon. Para madaling matunaw. Para madaling mag-blend yung turmeric. Okay. Blend yung mga ingredients natin. Ayan. Okay na siya. Na-blend na ng maigi yung ating mga materials. At pagkatapos ay ilalagay natin siya dito at siya ay ating iluluto. Ayan, tapos nang i-blend. Teka lang. Ilalagay na natin sa lutuan. Kukuha ka lang ng isang kaldero or kung ano man na pwede mong paglutuan kasi kailangan pa siyang pakuluan saglit. Saka ihahalo na natin tong honey. Ayan. Ihahalo natin ngayon yung honey bago natin sila iluto. Yung paglagay pala ng honey ay depende sa dami ng iyong gagawin. Katulad nitong lulutuin namin ay ito yung tamang sukat sa paggawa para yung kanyang tamis ay tamang-tama. Medyo mabagal siyang tumulo. Ayan. Ito yung lulutuin namin. Ayan. Nahiwa na lahat yung mga lemon. At naging juice na siya. So, lahat ng yan ay ihahalo natin dun sa ating lulutuin. Ayan. Naihalo na natin yung turmeric. Ayan. Na-mix natin. Ang ganda niya tingnan, diba? Ito ay sa dami nito kulang pa yung isang bote ng honey. More or less kung ganito kadami ay gagamit ako ng 2 litro ng ayan. So lulutuin na natin. Ayan. Ayan
guys. Kumukulo na yung ating turmeric. May kasamang ginger at garlic. Lemon at isang cup na apple cider. Tapos pagkulo naman nito ay maglalagay tayo uli ng lemon. So, pakuluin pa natin ng maigi. Okay. Ayan, kumukulo na siya. Pakukuluin natin siya sa loob ng 30 minutes. Napakasarap nito guys. But, ang gagawin kasi nito ay maglalagay ka ng dalawa hanggang sa tatlong kutsara or kung ano yung prepare mo na tamis ng gagawin mong tea. Ilalagay ko sa isang cup na tubig na maligam-gam at maglagay ka ng dalawa hanggang tatlo. Pero depende sa'yo kung gaano katamis yung gusto mong ilagay sa iyo tsaka. Ako, ito talaga yung ginagamit ko minsan pag nagtanim ako ng halaman. Nahirapan na akong tumayo. Ngayon, ang gagawin ko, kailangan kong makainom ka agad nito. At ganun kabilis ang effect niya. Kinabukasan, okay na uli. Parang 16 years old na uli yung pakiramdam ng balakang mo. Diretso ka ng tumayo kahit umupo ka pa ng sobrang baba. Hindi na mahirapan yung katawan mo sa pagtayo. Alam mo naman, pag nagkakaedad na, medyo mahirap yung tumayo. Ngayon, dadagdagan na natin siya ng honey. Masarap talaga to guys kasi matamis to. Kung ikaw naman, kung hindi mo type maglagay sa tsaa or sa maging, ang ginagawa ko kasi sa pag ako yung umiinom nito ay isang cup na warm water, 3 tablespoon na ito, turmeric. Ayan. At ganda siya kasi yung ano mo, hindi ka nagiging matamlay pag nakakainom ka ng ganito. Alert yung pag-iisip mo. Ayan. Napaka-effective niya. Lalo na sa ubo. Pag may ubo ka, naku yung anak ko, nung panahon ng COVID, parang nagka-COVID siya. Ngayon, yung gumaling-galing na siya pero yung ubo niya nandyan pa din. Ang ginawa ko ay pinainom ko nito para talaga siyang magic guys. Pagkainom niya nito, nag-stop na yung ubo niya. Napakagaling nito sa ubo. Sobrang galing. Pero masasabi ko talaga kung yung mga balakang niyo, mga kasukasuan niyo ay sumasakit. Or lalo na sa mga kalalakihan na sumasakit palagi yung mga balakang. Ito, pwede to. Yung mga back pain, pwedeng-pwede talaga to. Sobrang effective. Ako subok na subok ko na to, kaya hindi pwede na magbibiyahe ako na wala akong dalang ganito. Kailangan, at saka alam nyo ba, kung uminom ka ng uminom nito every morning or at saka bago matulog, alam mo ba, medyo nakakatulong to pang papayat. Kasi lumiliit din yung bilbil ko nito once na lagi ko siyang iniinom. Medyo
mabusisil yung pagluto nito, maraming gagawin. Pero once naman nakaluto ka na ng ganito, lalo na yung ganito kadami, matagal na ito maubos. Ayan. Subok na to kasi sa pamilya ko. Ayan, halos lahat ng mga kapatid ko kasi medyo may mga edad na rin. Yan na yung binibigay ko. Napakaganda nito sa mga buto at sa mga ugat. Ubo. Hindi pwede ito. Ayan. Kulong-kulong na siya. Malapit na itong maluto. Ang bango niya. Kasi nga may lemon, may ginger, may garlic, may apple cider, may honey. Ayan. Tapos, mamaya, pag malapit na itong maluto, yung lalagyan pa natin ito ulit ng lemon para mas masarap yung lasa niya. Medyo maasim-asim. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin yung natitirang lemon. Ayan. Medyo marami siya. Para mas masarap yung lasa. Ayan. Diba? Pag gumulo ito uli, pwede na nating patayin. Hindi ito katulad ng ibang herbal na medyo hindi masarap inamin. Ito kasi masarap ito. Ayan, pakukuloyin lang natin. Ayan. Pag gumulo na ito, pwede ka nang kumuha at magtimpla ng iyong healthy drink. Gagawin mo lang itong parang kape or tsaa sa umaga. Ayun, makikita mo kung ano yung effectivity nito. Sobra. Basta sa akin, the best to sa lahat ng mga nainom ko mga herbal. Kung gusto nyo pong i-try ito, ako lalong-lalo na dyan sa mga sumasakit na yung mga kasukasuan or mga balakang, especially sa mga lalaki. Sobrang galing nito. Ayan, kumulo na. Okay na, guys. Ayan, ganito lang kadali ang paggawa nito. Pwede nyo nang i-try. Ayan. Pwede na nating patayin yung apoy at palamigin. Tapos, pag ito ay lumamig na, ilagay nyo sa mga container katulad ng bote, yung may takip, pwede nyo nang ilagay sa refrigerator. Kailangan kasi naka-refrigerate to para hindi masira ka agad. Ayan, pwede mo nang inumin every time na gusto mong uminom. Wala namang overdose na to. Palalamigin na natin, tatapusin na natin to kasi 30 minutes na. Okay? Ayan, papatay na natin yung apoy. Ayan. Ang gagawin ko rito ay palalamigin na lang at ilalagay sa mga container. Okay? Ganyan lang kasimple. Ayan. Finished product natin. Ayan, malamig na. At ilalagay na natin sa bote. Ayan. Para mailagay na natin sa fridge. Ayan. So, mayroon akong imbordo. Ayan. Ayan. Yan din yung pinaglagyan kanina ng honey. Hindi ko na siya sasalain kasi mas gusto ko yung mayroon siyang parang feeling ko mas effective siya pag nakakain ko yung mga sapal. Ayan.
sinasalin natin to, nagpakulo na ako ng tubig para matikman na natin. Medyo naubusan na kasi kami nito. Kasi yung ginawa, dinadala dun sa brother ko kasi may sakit. Nagmamanas yung paa. Ayan yung pinainom namin. Matagal na rin yun mauubos. Mga ilang buwan. May mga nag-o-order din sa amin ng ganito. Yung mga kapitbahay namin. Yung mister nga ng kapatid ko eh. Namamaga yung paa niya. Matagal na. Hindi na siya masaya kasi ang sakit ng paa niya palagi. Iika-ika na pag naglakad. Pero alam mo ba, nakainom lang sila ng... Siya ng maliit lang yung isang bote ng mineral water. Yan. Mineral water na. Ganito lang kalaki yung nainom niya. Ayun, gumaling na yung paa niya. Gumaling na, nawala na yung pamamaga. Ayun. Kaya, kung gusto nyo, i-try nyo na. Gusto ko lang ma-share at makatulong sa mga taong may mga masasakit na nararamdaman sa katawan. Ayan guys, nakapagpainit na ako ng tubig. So, gagawa ko na, iinumin kong tea. At lalagyan ko siya ng ayan, mga half ito. Medyo nadamihan ko ng tubig, ganyan. Pag ganyan kadami, okay na yung ganito karami. Ayan. Ayan. And then. Ayan. Tignan ko. Sarap. Maasim, asim konti, matamis. Ayan guys. Okay? Medyo mainit pa. Okay? Ganyan lang yung gagawin nyo sa pagtimpla. Okay, thanks for watching. Bye. I hope na may natutunan kayo. I-try nyo guys. Walang biro. Talagang napaka-effective niyan sa mga ugat. At sa kung ano pang mga sakit.